May bago na ngang sentro ang team ng Los Angeles Lakers, mga idol. Pero bago natin pag-usapan at ipaliwanag yan, ito munang si Max Strus ngayong araw. Big payday, mga idol, nang dahil nag-sign nga siya ng 4-year, $63 million deal. At yan, mga idol, ay isang 3-team trade dahil pagkatapos niyang mag-sign sa Heat ay ititrade nga siya papunta ang Cleveland Cavaliers. At ang full framework nga ng trade na yan, mga idol, ang Cavs matatanggap si Strus, second round pick matatanggap ng Heat. Itong Spurs naman, si Chedi Osman, Lamar Stevens, and second round pick ang matatanggap nila. So in just 24 hours, ang team ng Miami Heat nawalan nga ng kanilang dalawang role player na malaking tulong nga sa kanila na itong nakaraang playoffs. Si Gabe Vincent napunta sa Lakers, itong si Strus nandito naman sa Cleveland Cavaliers. At mga idol, itong Cleveland ay talaga namang nag-improve ang kanilang shooting. Matapos nga silang mag-struggle sa playoffs nang dahil sa kanilang spacing dahil wala silang knockdown shooter, ngayon ay sinolusyonan na nga nila ito, mga idol. Kinuha si George DeYoung na isang deadly 3-point shooter, pati na rin itong si Max Strus. At ito namang Sacramento Kings, mga idol, nakakuha nga ng MVP. Pero hindi MVP sa NBA kung hindi sa EuroLeague na walang ibang kung hindi si Sasha Vechenkov. Well, hindi pamilyar sa ating lahat yan, mga idol, for sure. Kahit ako, mga idol, hindi ako pamilyar dito sa taong ito, pero sa aking further research ay aking ang nalaman na ito ay isang matinding 3-point shooter, mga idol. Isa nga siya sa mga malulupit sa EuroLeague pagdating sa 3-point shooting, kaya naman naging MVP itong si Sasha Vechenkov. So very unusual ang naging free agent market ng team ng Sacramento Kings. Sinign nga nila itong player na ito, 3-year, $20 million. So let's see, mga idol, kung isa ba na naman itong European player na aangat sa NBA. Kagaya nga ng nakita natin sa mga superstar ngayon na si Luka Doncic, si Giannis at marami pang ang iba. At ngayon ay atin ang pag-usapan na Jackson Hayes, nag-sign nga ng 2-year deal sa team ng Los Angeles Lakers. At yan nga daw, mga idol, sa second year ay player option. Ito ay minimum deal lang, mga idol, so talagang walang masyadong epekto sa cap space ng team ng Lakers. Kaya pa nilang i-retain si Austin Reeves pati na rin si D'Angelo Russell. Pero eto ngang si Jackson Hayes, mga idol, kung hindi kayo pamilyar sa player na ito, ay isipin nyo na lang na ito ay isang very young JaVale McGee. Very athletic, mga idol, at talaga namang high flyer. Masasabi nga natin na perfect center para nga dito kay LeBron James nang dahil isang lob threat etong si Hayes nang dahil sa kanyang bounce. And then, mga idol, grabe rin ang depensa. Talagang susupalpal kung susupalpal. So for sure, magboblosom, magsha-shine etong si Jackson Hayes sa team ng Los Angeles Lakers. Dahil, mga idol, nandyan ang isa sa mga best passers in the NBA. At alam naman natin kapag itong si LeBron ay meron niyang sentro na talagang lob threat, ay pinapahula na niya nga yan ang pasa. So let's see pa nga, mga idol, ang further moves, ang iba pang mga moves na gagawin ni Rob Pelinka this free agency para sa Lakers. Dahil so far, mga idol, ay napakaganda nga ng trabaho na kanyang ginagawa. Talaga namang na-retain niya ang kanyang mga players na sinabi niyang goal nila at mas nag-improve pa nga sila from last season. So kudos nga para kay Rob Pelinka, mga idol, sa napakaganda na day 1 ng free agency.